ba? Eh, yung manok, hindi naman tutuka ng palayan. Kung hindi nandiyan na yung palay, bakit hindi tutukain ng manok? Opo. Diba? On the other hand, ikaw naman manok, eh alam mo na na meron ka ng matagal ng inaalaga ang palay, ba't ka tumuka pa ng ibang palay? So, pareho lang, di ba? Opo. Oh, lumapit yung palay, mm-hmm. eh tinuka ng manok. Mm-hmm. Pero ikaw naman manok, ba't mo tutukain yung palay? Eh meron ka naman palay sa tabi mo palagi. Eh nalang tukain mo ng tukain. Ba't ka manuka ng iba? Oh, di ba? Ito na si Jamil. Si Jamil gusto magsalita. Camille Trinidad, idol. Ma'am Camille, magandang hapon. Hello po. Okay, salamat naman po sa pagtanggap niyo ng tawag namin. Kung na-monitor niyo po kami, nagsalita po itong si Miss Dambi at si Miss Nika. Wala naman po silang sinabing masama against you. Naglabas lang sila ng konting hinanakit, lalo na sa mga netizens dahil tinawag silang hindi maganda na makuha na ng pangalan. Nag-explain lang po sila. Ano pong reaksyon niyo, Miss Jamil? Wait lang po, ah. Labas lang po ako. Okay. Actually, yung isa sa kanila, si Nika, may kunting dinaramdam against Camille dahil bakit nagsalita, nagpost. Pero again, hindi mo masisisi to. Nasaktan. Gusto ko lang sabihin na unang-una pa lang, alam na nila yung tao na may kabahay na, di ba? Pero bakit nila ginagrab yung pag-chat ng boyfriend ko kahit na alam naman na may kabahay na? Kung matinukang babae, re-replyan mo ba yun kahit anong sabihin sa'yo, di ba? Yun nga po ang sinasabi ko kanina doon sa dalawa, maging yung mga netizen, pareho po sobrang, yung... Sobrang nonsense lahat ng sinabi nila, as in, Sir Tulfo, alam niyo po yan. Mm-hmm. Tama nga naman po. Bakit nga sila pumatol the fact na alam nila na taken na itong si Sir Jay Zam? Kung meron kang matinong pag-iisip, Sir Tulfo, papatol ka ba? Di ba hindi naman? Correct. On the other hand, ma'am, para maging patas naman tayo rito, eh, alam naman ni Sir Jay Zam na nandiyan ka na, eh bakit pa siya kailangan pa maghanap ng iba? Kahit anong lapit ng man ng palay, eh kung ayaw niyang tukain yung palay, hindi naman niya matutukain yung palay. Eh yun naman ang pagkakamali ng isa. Dahil hindi ko rin maintindihan kung anong pag-iisip din ba pumasok dito sa isang lalaki na to. Kayo po ay victim dito, ma'am. Kahit nasa angulo tingnan, victim po kayo rito. Victim ng panluloko, kung pwedeng tawagin yun, or kayo po ay nasaktan. Both sides. At yan po ang dahilan kung bakit mga netizens ang simpatiya po sa inyo. Wala po akong pakialam sa simpatiya. Ang gusto ko yung totoo, Sir Tulfo. Kasi ako as babae, kahit sabihin mong may mag-chat man sa akin ng kahit sino man dyan or kahit anumang ipakita sa akin, pera, bahay, sasakyan, hindi ko papatulan, Sir Tulfo. Okay. And I respect that. So, nasaktan po kayo, in other words. Yun po isang dahilan kung bakit kayo po yung naglantad at nag-post sa social media at went public. Tama po. Mm-mm. At ang diferensya lang dito, ma'am, yung bang akala ng isa tulad ni Nika, eh mapag-usapan in private. However, eh nagulat na lang siya, biglang lumabas ito sa public. So ibig sabihin, hindi tumupad daw sa usapan si Jaysam na mag-usap na in private. Siguro, sabi ko kanina, analysation ko, eh itong si Jaysam nagsisi sa kanyang ginawa and then he wants to be honest and tell all na siya sa inyo, nagkumpisal, kaya kailangan niyang sabihin sa inyo yung lahat ng mga pangyari. Tama ba, ma'am? Ganun ba yung nangyari? Sinabi naman niya lahat sa akin, sir. Pero siyempre, ako as babae na may kabahay niya, siyempre masasaktan ako kasi wala akong kaalam-alam. Okay. Pero okay na po kayo ni Sir Jaysam, Ma'am Camille, nag-uusap na kayo, humingi na siya ng sorry at nakamove on na kayo. Siyempre, sir, hindi pa nakaka-move on. Ma'am, kailangan niyo po mag-move on dahil kung hindi, ma-stress lang po ang abuti niyo. Hindi naman ako, sir, na yung tao na parang
lagi na lang iisipin na ganito, ganyan. As long as sinabi sa akin ni Jason lahat, at malinaw at walang pagsisinungaling, okay na ako dun, sir. Good. Yun nga po yung sinasabi kanina kay Nika. Kasi nga po, sabi niya, ulitin ko, she felt betrayed. Akala niya, i-keep private na lang yung relationship nila ni Jason, ay ni Jason, pag-uusapan na lang. Eh, kaso, nagulat na lang siya at nakarating sa'yo. Sabi ko nga, na umamin na si Jason. Siguro, kasama yun sa pagsisisi niya at para magbago na siya. Kaya niya nasabi sa inyo. Di ba? Tama ba ako? Sana inisip muna niya bago niya gawin yun kung ano yung kalalabasan. Di ba? Mm. Sana inisip muna niya. Babae siya eh, di ba? Tapos ngayon tumatakbo pa siya as parang kung ano-anong pageant dyan. Tinatakbuhan niya na yung mga babae daw ay ganito, ganyan. Tapos siya naman etong... Ay, nako. Okay. Meron po kayong gustong sabihin sa kanilang dalawa? Kasi kanina, ma'am, nagbigay sila mensahe. Nasa linya pa po. Ano niya pa? Okay. Dambi? Oh, sir. Okay, meron kang gusto sabihin kay Ma'am Camille? Ma'am Dambi? Sa akin lang naman po, ganito kasi yan. Di ba po, sinabi ko na sa inyo kanina, kaya lang naman po nagkaroon, na convo kami ni Jake, kaya lang naman nagkaroon siya ng chance siguro. Dada siguro mag-aaway ata ito si Camille. Mag-chat kasi siya dun sa ex niya, na, which is boyfriend ko, na chinat niya. Tapos ako naman to, syempre, tataka ko, bakit kaya siya nag-chat? So, sasabihin ko naman kay Jason. Oh, ma'am, ma'am Camille, naman, narin niyo po. Kaya po siguro nagkaroon ng way, at saka wala po kaming naging relasyon, di naman po ako nagkaroon po, sir. Ganito kasi yan. Noong mga panahon na last year, October or September, etong si Jason nakikipag-chat dyan sa Nika, which is tulog na ako. And nabuksan ko yung laptop namin na nakikipag-usap siya, na nasa tabi niya ako, tapos siya nakikipag-chat. Anong mararamdaman ko nun? Siyempre, masasaktan ako kasi wala kang kaalam-alam na yung taong minamahal mo may ginagano na pala. Hanggang sa nagduktong-duktong, sinat ko rin yung ex ko kasi nasaktan ako eh. Mm-hmm. Sobrang wala akong magawa. Gusto kong magsalita, gusto kong maglabas, pero wala. Siguro naisip ko na lang i-chat yung ex ko, which is boyfriend naman ni Dambi, na may pamilya na sila. Okay. So nagkaduktong-duktong, nagproblema dito sa bahay, sobrang nagulo na, away bate, alis, alis dyan, hanggang sa etong Nika dumating sa buhay niya, na paniwalang-paniwala naman sa mga pinagsasabi ni Jason. So, inaamin niyo po, ma'am, na itong mga girls, itong dalawa, ay nabola ni Jason. Hindi ko alam. Pwede niyo rin kausapin niyang si Jason para malaman niyo rin ang totoo. Hindi, kasi sabi niyo po, ma'am, paniwalang-paniwala. So, ibig sabihin, yes, napaniwala nila itong dalawa at nabola sila. Kaya sila napaniwala. Dahil kung hindi sila nabola, hindi sila nagpapaniwala sa sinasabi ni Jason. Nanindigan sila na, Jason, malis ka sa harap ko at hindi kita gusto dahil nandiyan na si Camille. Di po ba? Ang problema naman sa kanila, hindi muna nila inalam yung totoo bago sila magkaganitong mga babae na yan. Sa totoo lang po, Ma'am Camille, biktima po kayo rito. May problema talaga din kung tutuusin si Jason. Pasensya na, Ma'am, ha? Sisisihin ko rin talaga rito si lalaki, si Jason. Etong dalawang babae, yes, may problema sila on the surface, pero if you go deep, may problema rin ito talagang kung tutuusin si Jason. Ba't pa siya naghanap? E nandiyan ka naman na.